bakit binigyan ng korte ng bail yung mga taong nagtatago? Di ba? Bakit binigyan? Bakit nakapag-bail? Ha? Bakit nakapag-bail ang mga taong nagtago sa batas? Di ba? Nagtago yan si Cedric sa kasi ano? Ba't binigyan ng bail yan? Eh nagtatago. Eh, si Bong Navarro ba nagtago? Dinimanda siya rape. Nagtago ba siya? Dinimanda siya ng rape at saka ano, nung 2008 years ago, tumakas ba siya? Nagtago ba siya? Hindi, di ba? At ano? At tagal makapag-decide ng judge eh. Tatakas ba? Si tingin niyo ba tatakas si kayo nga mga netizen, tanungin mo kayo, magja-jump bail ba ang isang Bong Navarro? Ha? After 8 years, no? Siya ba'y tumakas? Di ba dinimanda siya noon? 8 years ago? Sinampan siya ng kasong rape, di ba? Tumakas ba? Nagtago ba siya? Sino ang nagtago? Sino nagtago? Ha? Hindi ba ang nagtago itong si Denise at saka si Cedric? O bakit itong nagtatago na to, bakit binigyan ng bail? Yan yung magiging topic natin sa susunod, ano? Bakit binigyan ng korte ng bail yung mga taong nagtatago? Di ba? Bakit binigyan? Bakit nakapag-bail? Ha? Bakit nakapag-bail ang mga taong nagtago sa batas? Di ba? Nagtago yan si Cedric sa kasi ano? Ba't binigyan ng bail yan? Eh nagtatago. Eh si Bong Navarro ba nagtago? Dinimanda siya rape. Nagtago ba siya? Dinimanda siya ng rape at saka ano, nung 2008 years ago, tumakas ba siya? Nagtago ba siya? Hindi, di ba? Tapos ngayon, nabigyan siya ng probable cause ng CA, nagtago ba siya? Hindi, di ba? Sumuko pa nga eh. So, saan doon? Ano ba yung purpose ng bail? Bakit ba may bail? Bakit ba may bail? Ba't kailangan mo nun? Or surety bond ko tawagin. What is the purpose of bail? No? The principal use of bail in modern legal system is to secure the freedom pending trial upon arrest and charged with criminal offense. Although it may also be used in some cases to secure release pending an appeal. No? The purpose of bail is simply to ensure that the defendants will appear for trial. Yun ang talagang purpose nun. To ensure that the defendants will appear, no, for the trial and all pretrial hearing for which they must be present. Kaya ang determination of the court ay yung pera mo, no, yung kayamanan mo. No, i-assess yan. Ngayon, pag na-assess yung kayamanan mo, yun ang bibailin mo. So, para hindi ka tumakas, no? Pero yung iba, nag-jump bail. Kaya nga, ayan, no? Nalulungkot po ako sa pangyayari sa case ni Bong. May umipit sa kanya dyan, parang pag-iiganti. Hindi natin pwedeng sabihin yun, ganun eh. Basta tayo, on the facts lang tayo. Hindi tayo pwede mag-speculate eh. Nagpunta nga agad sa NBI para tatakas si... Paano tatakas si Idol? Yes. Oh, nagpunta nga agad sa NBI, tatakas? Di ba? Paano mang sabing tatakas siya? So, kung ang purpose pala ng bail ay to ensure the defendant will appear for trial. Sa tingin nyo ba, pag nakapag-bail ang isang Bong Navarro, tatakas siya? Ha? Tatakas ba siya? So, tingin namin, tingin ng mga netizen, hindi tatakas ang isang Bong Navarro. So, ano ay kinakatakot mo, judge? Ano pinapangambahan mo? Bakit tayo bumigyan ng bail? Well, baka tumakas at ikaw ang sisihin. Ganun ba? Sa tingin mo ba, tatakas yung 8 years ago at itong lolo ni Denise ay gusto makipag-areglo? Let me enlighten you, no? Para maliwanagan ka. Kasi parang
na siguro naguguluhan ka na eh sa dami mong binabasa. Pakinggan mo to. Bandang huli, hindi na rin personal na sumipot kanina si Cornejo. Kaya tumating naman ang kanyang lolo. Personal para sa akin. Dapat siguro mag-settle na lang. Una lang. Para matapos na kasi ang nagiginatong nandito mga abogado eh. Diba? Oh. Ano sabi? Ano sabi ng lolo? 'Di ba? Ayusin na lang. Oh, nakipag-ayos ba? 'Di ba? Kung talagang tatakas ito, 'di ba? Mas maganda naman siguro makipag-ayos ka na lang kaysa pagtakas. Unang-una, magja-jump bail ka pa. Tapos atakas ka rin, po pwede ka naman makipag-arigluan na lang na wala kang ginagastos. Settlement na lang. Eh bakit ayaw makipag-settle ni Bang Navarro? Gusto niya kasuhan. Kasi nga, alam niya na ako, he is very confident at na mananalo siya. Diba? Dahil alam niya na argabyado siya at wala siyang nire-rape. So, ipag-usapan na lang natin dito yung jump bail. Ba't ayaw mong bigyan ng bail? Natatakot ka ba na baka tumakas? Ako na sasagot. Ako magpapakulong pag tumakas si Bong. Oh, si Baardo na magpapakulong pag tumakas si Bong Navarro. Paano tatakas yan? 8 years! Sumuko pa nga sa NBA, oh, sabi nga ni Mirna Fernandez. Paano naman tatakas yung tao? Kasi, kaya ka lang hindi, ang bail, ganito yan. Discretionary yan ng judge. Kung malakas ang ebidensya laban sa'yo, malamang hindi ka bigyan ng bail. Bakit? Baka tumakas ka eh. Di ba? Baka tumakas ka eh. Kasi malamang sa alamang tumakas ka kasi malamang makonvict ka. Eh kung makukonvict ka, tatakas ka, nag-aalangan ng judge, bigyan ka ng surety bond. Kaya nga surety bond yan eh. Para to ensure na attend ka talaga ng hearing. Baka mamaya bigla ka mag-jump bail. Sa tingin niyo ba ang Bong Navarro magja-jump bail? Kung magja-jump bail din lang siya, di sana nakipag-areglo na lang siya sa lolo ni Denise. Tapos na kaso? Eh, hindi nga nilang areglo, gusto nga nila kasuhan eh. Alin dito ang hindi naiintindihan ng judge, di ba? Hindi namin malubos maunawaan kung saan ang ano rito. Diba? Alin dito ang malabo or alin dyan na hindi, kasi ang purpose lang naman ng bail eh, diba? Para siguraduhin na attend ka, diba? Kung ganyan din naman na Bong Navarro naman yan, artista, tapos tatlong beses nagpalit ng testimonya, ang dami mo naman pwedeng gamitin, judge, ang dami mong pwedeng ang dami mong po pwedeng sabihin na dahil nga ganito, dalawang beses kayong na probable cause, no? At questionable ang probable cause, at tatlong beses kayo nag-affidavit at tumakas pa kayo, at ang una pang nagdemanda ay si Bong, at ang ebidensya nyo ay very unstable, no? Ibig sabihin, paiba-iba kayo ng statement, tatlong beses nga kayo nagpalit eh. So, sa tingin ko bilang judge, ay mahina ang ebidensya or wala nga ebidensya kundi salita niya lang eh. Wala kayong direct evidence kasi hindi nyo kinunan ng video na nakakubaw-baw si Bong Navarro. Diba? Nakakubaw-baw doon sa kay Denise. Bakit hindi nakunan? Kasi hindi naman talaga sila nakita. Hindi naman talaga, dahil saglit lang, 10 to 15 seconds lang, lumabas na kagad si Denise. Kaya sinasabi nila nakakubaw-baw si ano doon, nakapatong, wala, hindi malabong mangyari. Doon sa 22. Sa 17 naman, aliwaliwanag din ang sinabi niya, walang nangyari ng 17. So, ano ba talagang totoo? January 17, pero wala pa. Oh. Pumunta po siya, Oh, walang nangyari. Aliwaliwanag na sinabi niya eh. Alin din ang ano, hindi maalin dyan ang hindi malabo or hindi malinaw or hajudge. Kasi, parang hirap na hirap ka sa totoo lang. Tingin namin, hirap na hirap ka eh. Judge, parang hirap na hirap. Oo, wow, tingin namin, hirap na hirap ka po. Parang pagka binigyan mo ng
parang ang hindi natin pwedeng basta-basta bigyan ng bail to, baka tumakas. Parang gano'n na. Yun lang naman ang ano eh, pag nagbigay ka ng bail, baka tumakas. Yun lang naman eh. Other than that eh, di ba? 8 years na tong kasong to. Di ba? Ngayon lang kayo nagkaroon ng probable cause. Ngayon lang, dahil tatlong beses kinagawa ng affidavit at tinanggap ng korte. Paano nangyari yun? Na warrant of arrest nito, antedate. Ginawa nyo ng warrant of arrest, eh, wala pang promulgation, meron na kagad. September 19, may warrant of arrest na kayo sa rape. Tapos sa ang promulgation is September 20. Nauna pa kayo dun sa promulgation. Sa certiorari. Diba? Jocelyn Esteban, hindi po magagawa ni Bong na tumakas. Sana noon pa kung... Yes! Kung gugustin niya, may something po talaga ang judge na mahawak dyan. Sabi ni Jocelyn Esteban, yan ay mga netizen, ano? At ito ay public trial. At ito ay kasama sa Article 3, Section 14. At kasama rin to sa Rule 115, Letter H. Hindi ko lang alam kung Section 9. Pero ito ay karapatan ng sinumang akusado na tignan ng public trial, ng public na open sa public. Mahalaga na malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano nangyayari sa kaso. Baka mamaya eh naano nyo na, di ba? Yun ay proteksyon ng mga akusado, baka kung ano na ginagawa. Alicia Cabebe, Sakarias, maraming usapin about decriminalization. Walang kulong, ibig sabihin nun eh. Walang kulong. Pero mayroong civil lawsuit. Ibig sabihin may kaso ka, pero civil. Babayad ka ng fine, magpaparehab ka kung sa drugs, kung sa libel naman, bayad ka. Ganun po. Yun yung decriminalization. At it will not bar, no? It will not bar you. Bar. Ibig sabihin ng bar, paano ba yung ibig sabihin ng bar? It will not hinder or stop you, no? Para magkaroon ka ng civil case, no? So babayad ka pa rin, damages. Pero hindi ka na ikukulong. Yun yung sinasabi ng decriminalization sa mga journalist. Pero yung mga blogger-blogira na kagaya ko ay hindi. Ang sinasabi nila, yung mga legit na mga journalist. Yun lang talagang may mga registered, no? Networks. Yun. Thank you, Alicia, no? Jocelyn Seban, kaya parang ayoko manood ng mga balita. Nakaka-asar lang po, no? Lea Jane Camero. Napakatanga niyang judge. Pinapatagal pa. Baka biniyaran, hindi naman siguro po. Kaya di makapag-decision agad. May judge naman talaga nagpapabayad. Sa tingin ko naman po ay hindi po. Wala pong judge po na ganoon. Sa tingin ko lang po, sa mga pelikula lang po yun. Hindi pa masyado malinaw kasi wala pa akong sound card talaga eh. Pag may sound card ako yan, malalinaw yan. So, yun. Si PJ po yun. No? Grace Tokong. Base po sa ate ko kasi, piskal naman yun. Sabi ni Grace Tokong, piskal kasi, no? Matagal, no? Tagal makapag-decide ng judge, ah. Base yun, kasi piskal yung ate niya eh. Ni Jocelyn. Piskal po. Yung ate ni Jocelyn. Grace Tolong pala, si Grace, no? Ito ay Tagalaguna ito eh. Si Grace Tokong, base po sa ate ko kasi piskal naman 'yon. Piskal ano? Yung sabi ng piskal, 'di ba? Parang 'di ba? Yan eh prosecutor, no? Judge, mga ganyan, piskal eh. 'Di ba? Matindi, no? Good morning po. Ano na ang update? Sabi ni Jocelyn Cabanting, no? Kay Francis Leo Antonio Marcos, ang pinakaano natin dyan, nag-inhibit ulit yung judge. So, nakitaan na parang bias. So, nagpa-inhibit sila. So, ang dami na naging judge sa kaso na isang kaso na yun, tagal ng kaso na yun. Hindi matapos-tapos. At hindi na matatapos yan. Kasi, palaging ganyan na lang ng ganyan yan. Paikot-ikot, mag-arapol uli. O, di, wala na. Di, parang back to start na naman. Back to zero na naman.
So ano mangyayari? Wala. Kaya hindi na ako maasa na makakalabas pa si Francis eh. Bakit? Ganun ang ganun yan. Papalit-palit ng judge, papalit ng prosecutor, palit back to zero, tapos absent na naman yung kanyang nag-iisang witness, tatlong beses, pagkatapos, tatayagan yun ng korte, tapos aaten uli, reset na naman. Wala na. Kaya sabi kasi paulit-ulit na lang yun. Wala na eh. Hindi na ano. Wala na. Ginagago na lang sila dyan sa kaso na yun. Kaya ayaw nila lang madali. Binigtanong eh. Paano ba madaling makalabas si Bong Navarro? Matagal ko na po sinasagot yan. Ang pinakamabilis po, ay settlement. Pangalawa, technicalin mo yung judge, pero matagal din yun, proseso pa rin yun. Diba? Tapos yung motion to quash sa Supreme Court, naantayin pa rin yun. Pero ang pinakamabilis, settlement. Diba? Settlement. So, Kay Bandahon, good morning po sir, nung Kay Bandahon, thank you. Sonia Sanchez, sumuko nga po, paano tatakas, kaloka? Kaya nga po eh, baka isipin ng judge, eh tinitignan namin kung may, kung matlakas ang ebidensya, parang malakas. Paano naging malakas yun na? Ni probable cause nga, yung probable cause nga mismo, eh questionable na nga yung probable cause eh. Diba? Bea Azarcon, no? Kung tatakas siya noon pa pero nakikita at mapapanood po nga pa nga siya araw-araw sa Showtime. Masyado lang talaga ang mga taong walang puso. Ay, thank you. Thank you, thank you. Ay, masarap yan. Okay na? Okay. Thank you. Isang tataka siya noon pa pero ano nakikita at mapapanood pa nga siya raw. Araw-araw sa Showtime. Masyado lang talaga ang mga taong walang puso, mga mukhang pera. Sabi ni Bea Azarcon, hindi naman po siguro. Pero wala akong makita dahil lang, ba't ko tatagal yan? Ano mahirap dyan? Ano mahirap na decision dyan? Na sobrang bigat ba ng bigyan siya ng bail? Bakit pagka ba binigyan ng bail ang isang Bong Navarro? Tatakas ba siya? Di ba? Tatakas ba si Bong Navarro? Or matatapos na ba kagad yung kaso? Hindi naman ah. Di ba? Ano ba mangyayari doon? Magpapatuloy pa din yung kaso. Pwede pa rin siyang ma-convict. Diba? Sinasabi lang dito, yung ebidensya laban kay Bong, nasaan? Wala. Salita lang ni Denise na pabago-bago ang statement. Wala naman silang direct evidence na may video evidence na ganito. Lahat naman sinasabi niya, kapalpak eh. Sablay eh. Paul pa iba-iba siya ng statement. Sabi niya, walang nangyari ng January 17, tapos meron na uli. Dahil hindi makalusot yung video. Dahil sa 22, sinabi niyan 22, eh, almost impossible. Kaya pinipersa nila yung 1 minute. Di ba? So, alin dito ang, morning sir, hindi naman umalis si Bong. Mula umpisa, ewan ko sa judge na yan. Kaya nga po eh, di ba? Nagkakaroon ng agam-agam ang isang judge, no? Nabigyan ng bail. Oo. Yung judge, nagkakaroon niya ng agam-agam, bigyan ka ng bail ba? Baka tumakas ka eh. Ilang yung piyansador na kausap ko kahapon ng isang araw pala. Kausap ko siya. Hindi ko malaman kung kahapon o ng isang araw. Sabi niya sa akin, yung piyansa minsan kasi may nagja-jump bail. Sabi, paano yung pagkagano? Nahuli ng pulis? Hindi kami. Ha? Kami yun. Bakit kako kayo huli? Eh kami yung nag ano eh, kami yung nag bail eh. Piyansador siya ng isang law office no, sa Pasay. So, kapag minsan daw may nagja-jump bail talaga, pag nag-jump bail, hahantingin nila yun. Sabi ko, paano yun? May kasama ako isa. Hindi ko nalang tinanong kung sino yung kasama niya. Parang mga ano sila eh. Piyansador tapos, malaking tao din eh. May kasama siya rin isa. Nahuhuli daw nila eh. Sabi ko, magaling. Siguro, bago kabigyan ng piyansa na itong mga piyansador na to, aalamin talaga yung asawa mo, anak mo, probinsya mo. Puta, wala ka talaga, ano, kailangan daw nila talagang kunin yung kasi yari, ano raw nila, responsibilidad daw nila yun. Na ibabalikan nila sa korte. Ano lang responsibility nila. Paano yun? May mga kasama kang ano, di, dalawa lang kami.
Puta, malupit ha. Parang ano, parang mga Indiana Jones ha. Ay, kung ganun. So, isip-isip ko lang, magaling to. Kailangan malaman ko yung skills niya. Kung paano. Yun naman ang, sa susunod na interview ko sa kanya, alamin ko yung style niya. Bakit niya nahuhuli ka agad? Kasi ayon sa kanya, nahuhuli naman daw eh. Naibabalik niya eh. So, si Bong, kayang-kayang ibalik ng ano yan, ng mga bail, ng mga piyansador yan pagka tumakas. Saka hindi tatakas yan eh. Kasi nagkaso nga rin. May kaso rin siya eh. Nagsampa din siya ng kaso. At ayaw niya makipag-areglo. So, hindi ko maintindihan dito sa judge kung ano ang kanyang consideration dito. Ano ba? Gusto niya ba mabulok si Bong Navarro? Para lang sa statement ng isang very unstable person? Na hindi mo alam kung anong ilang affidavit ang kailangan gawin? Di ba? Dalawang kante, anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Saka yung nakapagtataka, baka naman nabayaran. Hindi naman siguro. Nakapagtataka, hindi ka ba na pa? Under the table po at ang ginawa ng kabilang panig, hindi naman po. Ang mga judge, hindi naman siguro sila magpapabayad. Sa tingin ko, ang mga judge, ano yan eh, hindi tingin ko magagaano ng pera yan. Kasi may pera naman yan, mga judge. May pera yan eh. Matagal din naging abogado yan. Judge, may sweldo naman sila maayos. Bakit sila tatanggap ng pera? Ano lang yan? Ang judge, either na matreaten, itetreat, papatayin, kikidnapin yung pamilya, or may kailangan sila, paybor, di ba, mga paybor, or ano ba tawag doon, I will scratch your back, you scratch mine. Siguro yung point of interest, may interest ka, kaya kong i-provide yung interest mo, I can provide that. Balita ako, gusto mong maging ganito, kayang-kaya namin gawin yan. Siyempre magtatanong, ano kapalit? Wala naman judge. Di ba? Wala, wala nung kapalit. Wala tayong ano, gusto ko lang namin tulungan. So, ibig sabihin, if you read between the lines, alam mo naman na sa sila yung may hawak sa kaso nung hawak mong kaso. Halimbawa lang ganun, ha? In general to. Ha? Mga ganun lang, pero yung pera, tingin ko very unlikely na mayroong tao na magbibigay talaga ng pera. 150,000, 200,000, 250,000 for bail or para mabaliktad yung mga kasong ganon. Palagay ko hindi. Bubukol kasi sa bandang uli yun. Pwede kasing gamitin sa judge yun. At alam ng judge yun. Kasi ang mga judge matatalino. Hindi yun, nag-judge ka pa kung di sana naging hold-upper ka na lang. Di ba? Nag-aral ka pa. Nagpakahirap ka pang mag-aral. Di ba? So, wag naman yung paratangan yung mga judge na sila'y tumatanggap ng pera. Napaka ano naman nun. Pero syempre, hindi maaalis sa netizen na mag-isip. Baka nabayaran yan. Baka, ganun di ba? Ganun tayo mag-isip. Di ba? Normal lang sa mga tao makaisip ng ganun. Kasi nga, bakit matagal ang desisyon? Eh kung ayaw niyang pagpiansahin si Bong, eh di sabihin niya na, di ba? Kung gusto naman niyang pagpiansahin, bakit pinapatagal pa niya? Para ano? Grace na ako, tinanong ko kasi ate ko at ang sabi niya, hindi natin alam baka nag-grant yung bail ni Bong. Kasi pag nag-grant na yan, hindi naman basta makakalabas. Ang dami pang papers na isasubmit sa judge bago palabasin. Hindi naman ganun karami yan. Kasi yung piansador mismo, saglit lang yan eh. Kausap ko piyansador, tapos nag-research din naman ako sa mga lawyers, no? Kailangan ng mga ID pictures, tapos mga accounting requirements na ganito, ganon. Tapos pipirmahan naman ng ano yan, tapos magbabail ka na. Diba? Pipirmahan ng judge. Oh. So, hindi naman ganong karami yan. Isang araw na lakaran lang yan eh. So, baka nag-grant na, no? Pwede. Baka nag-grant na nga naman. Baka nag-grant na yung bail ni Bong. Kasi pag nag-grant yan, hindi naman basta makakalabas. Okay.
Baka nga nag-grant na. Parang natatakot po sila na ilabas ang katotohanan. Wala naman po talagang rape na nangyari. Raylan Liscarda, hindi naman po porke nakapag-bail ka, eh wala ka ng kasalanan. Hindi po ganun yun. Kaya ka lang nakapag-bail ay yung ebidensya laban sa'yo mahina. Yun lang po yun. Kasi kalokohan naman na magiging malakas yung ebidensya laban kay Bong sa kung babasihan mo yung pangatlong affidavit, napaka-unfair nun. Diba? Bakit paano magkakaroon ng ilang affidavit ang po pwedeng gawin, di ba? Ng kahit na sino. Di ba? O. Apple Paliharo. Good afternoon, no? Palayaw na lang sumaya si Bong at ayaw nila siguro na makita na maganda ang buhay ng tao. Ganun talaga pag mahirap matagal ang ustisya kahit walang kasalanan. Stella Granada, sir, sana by December may solution na. Alam mo, December, kahit naman December, kahit dapat ni dapat siya nung nagpasabit ng resolution, ano na yung judge dyan, nagbigay na ng verdict, kung ayaw niyang pagbigyan ng bail, di ba? Di wag niyang bigyan bail. Kaso nga lang, sabihin niya kung ano niya, justification niya. Kasi sa totoo lang, la aming makitang yung probable cause nga, hirap na hirap tayo, di ba? Nagtatlo lang na affidavit yan. Bari mo ha, Cedric nagtago, Dennis nagtago, tapos binigyan nila ng bail, nang hindi sila natatakot na baka magtago uli. Tapos ito si Bong na hindi naman nagtatago sa batas, ayaw nila bigyan ng bail, hirap na hirap sila. Bakit ganun? Tatanong lang kami judge ha. Wala kaming minimin. Yung tao, mga tao, huwag mong sisihin kung mag-isip sila ng hindi maganda laban sa'yo. Kasi siyempre kami, hindi naman kami maalam sa batas. Grade 1 lang ako, wala akong alam sa batas eh. Konti lang nalalaman ko dyan. Hindi ako eksperto talaga masasabi, di ba? At yung mga nakikinig, hindi naman talaga ekspertong eksperto, no? Kumbaga, sa mata ng kagaya namin, ha, hindi naman ganoon kagaling na kagaya nyo, eh sa tingin namin, matagal kang mag-decide. Hindi mo dapat kang pinapatagal-tagal yan. Kung ayaw mong bigyan ng, ayaw mong mag-grant ng bail, di wag mong kang mag-grant ng bail.